At alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Lunes mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Makasama natin si Dan Villamil. Dito Dan, magandang morning. Ano bang forecast ngayong Holy Week? Well, mga katito Jeff at sa ating mga tagapakinig dito sa Teleradyo, sasalukoy may minomonitor tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At itong trough o extension na nasabing LPA ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulong at pagkilat sa buong Mindanao. Kaya for the next 24 hours, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat. Nananatiling maliit naman yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay mas maaliwalas na panahon na ating inaasahan. May chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang kuwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. 17 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating kapuluan, kaya malayang mga kapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Tito Jeff? Tito Dan, syempre yung init ang binabantayan ng marami sa ating mga kapamilya. Sa monitoring ng PAGASA, yung heat index, ano bang level sa ba umabot last week at ganun din ba ang aasahan this week? Opo, so last week po nakapagtalanga tayo ng 47 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bahagi ng San Jose Occidental, Mindoro. Inaasahan po natin na within these ranges po natin, itong mga heat index na ito, within these ranges yung aasahan nating values. Pagdating ng Holy Week. So especially po, ito yung mga valleys na itatala sa kalagitnaan ng umaga. So between 12 p.m. to 3 p.m, ito po yung mga oras na kung kailangan nating mag-ingat sa mga banta ng heat stroke or heat cramps. Kaya iwasan, as much as possible, kung maaari, iwasan po natin itong ating mga outdoor activities.